Hello guys, good day sa inyong lahat. In this video guys, ay ito yung karugtong sa ating ginawang last video na geotagging part 1. In short, ito yung geotagging part 2. So dito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-import yung geotag data na galing sa ating cellphone patungong QGIS or Quantum Geographic Information System. Pero bago natin simulan guys, ay meron lang akong i-recap sa part 1. Kasi may part kasi doon na di ko masyadong na-elaborate kasi hindi siya nakuha sa screen record, which is very important talaga yun na part. So ito guys, panoorin nito. So dito guys sa location, ito guys, click lang natin to. Click na natin to siya. Click lang natin to. And yun. So file name or name niya, lagyan na natin ng my home. My home. Then ito guys, ito, click na natin yan. So para makapture natin yung coordinates. So yun na siya, may coordinates na siya. So then click OK. Nasave na siya as file name my home. So nasave na natin yung viewpoints or coordinates. So balik tayo. So yun lang guys, di kasi nakuha yung add location na icon. So yun lang guys no. So para simulan na natin yung part 2 ng ating geotagging video tutorial. So una sa lahat, i-open natin yung Excel, Microsoft Excel. Excel. Then select natin yung Excel. Then dito guys, click natin tong blank workbook. Then restore ko lang tong window na to. Tapos guys, i-open natin yung ating cellphone. Tapos tingnan natin yung mga data ng location ng ating GP status program. So ito guys, yung location niya sa ating GP status program. So yun siya. So ngayon guys, kailangan natin itong i-encode yung na-capture natin ng mga coordinates. So dito guys, sa column A, type lang natin yung places. Tapos sa column B is longitude. Tapos sa column C, latitude. Then places, so for example ito sa location natin sa ating GP status na program, my home. So type natin ito, my home. My home. Then ano yung longitude na ito guys, 9.10 9.10 4850 4850. So yun. Then sa latitude niya is 124.124.718940. Then next sa Sagay Bridge, yung longitude niya is 9.10 9.10 4850. Then yung latitude na is so guys, 124.124.72.73.30. So the next, Sagay Diversion Bridge, Sagay Diversion Bridge. Sa Freedom Park, nine twenty 4580.
Then 1 to 4 point 72 4850. So dito guys, nakikita natin na hindi na display yung 0. So kailangan natin i-format yung cells ng ating worksheet. So right click lang, then format cells. Then select natin yung number. Then ito guys, yung ito guys. Ito guys yung decimal places, gawin natin 6. Ito lang. Then okay. So may 0 kasama na yung 0. So meron na tayong data guys. So pagkatapos natin itong mind-code guys, i-save natin siya. Save as. Save as natin siya. Save as. So hanapin natin yung folder kung saan natin pwede natin i-save para mas madali yung pag-retrieve natin ng files o pag-browse natin ng files. So sa akin guys, dito ko siya i-save sa folder na ginawa ko guys para sa geotagging guys na video. So dito ko siya i-save. So yung i-file name ko dito ay geotag. Then save as type. So save as type niya guys, yung file extension na gagamitin natin is Kuma Delimited. So CSV. So guys, that's CSV, Kuma Delimited. So select, then save. So some features in your workbook might be lost if you save it as CSV, Kuma Delimited. You want to keep using this format? Using that format? Yes, yes. Then close. So pagkatapos guys, i-open na natin yung ating QGIS or Quantum Geographic Information System na program. So dito guys, ating QGIS application program. So click natin yung ito guys, new empty project. Then pagkatapos guys ay lagyan lang muna natin ng ating bitmap. So ito yung Google Satellite. So meron na tayong bitmap. So double click niya guys. But anyway guys, kung first time nyo lang dito guys, kung paano mag-upload ng paano mag-add ng bitmap. So meron akong mga dating ginawang mga video tutorial guys kung paano mag-add ng bitmap. So hanapin nyo lang guys yan sa mga video ko, nandyan siya sa QGIS video tutorial. So next, pagkatapos nyan guys ay i-add na natin yung ating ginawang Excel file, yung in-encode natin ng mga coordinates para maka-overlay niya dito sa ating maps. So dito guys sa ating layer store toolbar ng ating QGIS. So select lang natin tong add delimited text or click natin guys. Just click. Then ito guys sa file name, click natin tong browse icon, itong dotted, yung tatlong may tatlong dot dito. Click, then dito sa saan natin to na save din sa geotagging na folder. So ito guys, geotag yung ginawa nating Excel na CSV format. Select, then open. So din dito guys, geometry CRS type. So WGS84, so okay na yan. Din dito sa ating X field,
So gawin natin latitude, tapos ating y field is longitude. Then click natin yung add. So din close, tingnan natin. Oh, so nandito na siya, guys. Nandito na yung geotag natin ng mga data galing sa ating cellphone. So ayun na siya, guys. Kit na, guys, palitan natin ng kulay para mas madali nating makita. So ito, guys, gawin nating yellow na lang siguro. Okay. Then medyo palagyan natin yung size. Then click apply, then okay. So yan na siya. So mas klaro na siya, guys. Anyway, guys, so kailangan din natin siyang i-save as shape file para maging official file talaga siya ng QGIS. So kailangan natin siyang i-save as shape file. So yan siya, guys, ESRI shape file. So file name geotag. Then location ng ating file kung saan natin siya i-save. So dito lang sa geotag pa rin na folder. So click, then click save, then okay. So ito na yung shape file talaga siya, guys, na pwede na natin siyang i-edit. So delete lang muna natin tong galing na import natin galing sa Excel. So delete, then palakihan natin ulit ang size ng ating points, then kulay para mas madali nating makita. So yellow. Click apply, din okay. So yun, guys, so ito yung panguna nating ginawang pag-capture ng coordinates. So lagyan natin ng file name, guys, right click. So try natin lagyan ng file name, right click, properties, then labels, select label, then single label. So dito, guys, places, select natin yung places. Places, then apply, then okay. Wait lang, hindi pa rin masyadong malinaw yung text. Ulitin natin. Properties, labels, then places, then lagyan natin ng yellow pa rin para mas marinaw siya. So yun na siya. Ito yung my home natin na ginawa. Yung saan natin na kinapture yung ating coordinates. So my home, then next natin location, second location, ito yung Sagay Bridge. Then second location natin, third location, yung Sagay Derbyshire Bridge. So ito siya, guys. Then yung third location natin is Sagay Municipal Hall. So dito tayo nag-capture. Then 1, 2, 3, 4, 5, eh panglima natin ang location, Pagdan Park. So ito siya sa park, guys. So yun lang, guys. So I think naituro ko na sa inyo lahat kung paano mag-capture ng or paano mag-geotag or mag-capture ng coordinates gamit yung ating Android phone and mobile apps, yung GPS status. So hanggang dito na lang tayo, guys. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Thank you and God bless us all. Bye-bye.